na guys, magsisimula na tayo. And ayan guys, welcome back to our YouTube channel. Cosmo. YouTube channel. Nandito na naman ang inyong Momshi Abby para sa isa na namang merienda. This time, dessert. Ay, sir. Ay, hindi pa po luto yan, sir. Sir, hindi pa pwede. Hindi mo ba mag-bake ko? Matuto mag-bake? Ay, oo, tara na. So, ayan guys, nandito si Kuya Mentos kayo, no? Para... Nagpa-practice na siya mag-mix. Kala mo sobrang hirap mag-mix. So, ayan guys, ang ating i-bake for today's video ay healthy carrot cake. Sabihin ko na yung mga ingredients na ating gagamitin. So, meron tayo ditong all-purpose flour. Tapos, meron din tayo ditong olive oil. Yeah. Pwede din kayong gumamit ng vegetable oil or canola oil. Ganyan. Pero, ang pinili ko is olive oil dahil nga nagda-diet yung mga tao dito sa bahay. So, meron din pala tayo ditong 3 full eggs, tapos muscovado sugar, o diba? Tapos meron din tayong cinnamon powder, salt, baking powder, tsaka baking soda. Meron tayo dito chopped walnuts, tapos may crushed pineapple style. Wow! So instead na na raisins, kasi ito o, nagsasuggest siya, ayan. Tatago ko sa likod, ayan. Sabi niya, ay may raisins. Ayoko no, pwede bang palitan? Oh. Wow, wala ko sinabi! Ay may raisins. Pinalitan natin siya ng almonds. Okay. Yeah. Almonds! Sarap. Masarap kasi pag may almonds. Siyempre guys, ang ating grated carrots. Carrots. Yes. Ano mo ano? Kanin sa mga inasal. Kasi, 2 cups kasi. Oo, huwag ka magalit. Huwag ka magalit. Kanin sa mga inasal. Oh, hindi ka naman tutulong kay Ate Abby. Kaya ako nga hawak to eh. Ha? Uy, kompleto na yung ngipin ni Kuya. Tingin palagi dahil. Kanina pa nga, kanina pa niya nga ano eh. Sabi ko pa parang gumagwapo si Kuya eh. Kanina kayo nagil. Ang ganda nung ngiti niya. Piniflex na yung ngipin niya. Nakuunahin natin sa pag-mix eh yung ating mga wet ingredients. Olive oil next. Just so handsome. Pwede nating ito. Unahin natin itong mga powder, baking soda. Powder. Baking soda. I'll go there next month. Tapos itong muscovado sugar. Tapos yung ating cinnamon powder. Sige. So, tapos ilas mo na muna itong ano kuya. Lahat na to. 3 whole eggs. Yo. Yes. Tapos ihalo mo muna siya. So ayan. Paano tamang halo ba? Pag wala mag-tipin. Naman kuya. Basta mahalo lang siya. So mahalo lang. So ayan. Nagahalo na tayo ng ating mixture. Paano malalaman pag pwede na siyang dagdagan? Paano yung consistency? Kung tingin mo kuya, eh na-mix mo na siya ng... Mix well na talaga siya. Wala nang buo-buo. Oo, walang buo-buo, walang buong harina. Pero dahil muscovado sugar kasi yung ginamit natin, actually may mga buo-buo pa yun. Medyo mahirap talaga siyang ilagay. Tsaga lang talaga siya. Yes, tsaga lang. Guys, sobrang dali lang itong recipe na to, no? Ano lang siya, medyo madami-dami lang siyang ingredients. Pero makikita niyo naman yung ginawa ni Kuya Mentos. Lagay-lagay lang tayo ng ating mga ingredients. Hanggang sa maging mixture na natin siya. And ililipat na natin siya sa ating cake mold mamaya. Pwedeng-pwede niyong gawin to sa inyong mga bahay. Kung gusto niyo, no? Kung gusto niyong maging healthy. Tingin ko kuya, pwede na rin yan. Okay. Ang next natin ay pwede kang maglagay na ng carrots. Carrots na. Okay, kuya, busin na lang. O, diba? Dali lang pala, no? Dali lang, kuya. Medyo ang ano lang, medyo matagal lang talaga, guys, sa pag-prepare ng ating mga ingredients. Ayun na, mukhang halo na rin naman siya, diba? So, next na natin, kuya, yung dry ingredient. Ayan. So, sayang naman, ang gusto ko kasi sana sa recipe na to is wheat flour. Kaso nga na medyo mahirap kasi siyang hanapin. Gusto ko yung wheat flour kasi nga mataas yung kanyang fiber content. So, para sa mga nagda-diet. Oo, para sa mga nagda-diet sana. Pwede din naman na all-purpose flour talaga yung ating gagamitin. Pero ano dapat if hindi muscovado? Pwede kayong gumamit ng brown sugar. Pwedeng, depende sa kung anong trip nyo. Pwede rin white. Hindi, medyo ano kasi ang white eh. Medyo parang hard siya. Yung mga sugar kagaya ng muscovado, brown sugar. Meron silang mga molasses na tinatawag. Tapos yun yung nakakapagbigay ng magandang flavor sa mixture natin. Tingin ko okay na yung kuya. Tapos dagdag na natin itong almond.
Hindi siya tatamis. Tatamis din siya, pero may acid din kasi nakasama ito eh. Parang pang-blend siya. So, hindi naman porket healthy lahat ng nilagay mo dyan. Eh, kakainin mo na kasi sabihin mo. Oo. Sige, healthy ito. Pwede pa ito siguro, kalahating cake, ganyan. Sobrang naman yun. Dapat yung ano lang. Yung katamtama lang talaga. Kasi lahat ng sobra ay masarap. Tapos lagay na natin ito, huya. Ang tag, ay. Ano? Yung walnuts. Tsaka ito. Yung ganun lang. Ganun lang kasimple, no? Ganun lang kasimple. Basta yung paghahalo mo, tuloy-tuloy. Pag tingin mo, halo na siya, then pwede na natin siyang ilagay sa ating mold. So ito lang yung ano ko, dinala ko kasi ito lang available dito sa ngayon. Eh. So ayan. Dito na ang ating baking paper, kuya. Para hindi didikit yung meat. Pero kasi ang pinaka-essential talaga sa baking, guys, is yung measuring. Kailangan marunong kayo mag-measure. Yun talaga yun. So, ilalagay lang natin siya sa ating cake mold na may parchment paper or baking paper para hindi siya dumikit. Kaya nilagyan ko siya ng konting mantika, tapos ito na ating hinupit na baking paper. So, i-divide natin siya sa dalawa ngayon. Liquid ka na. Liquid ka na. Ganun lang. Tapos, after that, magpipreheat na tayo ng ating oven into 170 degrees Celsius. So yeah guys, nakapag-preheat na tayo ng ating oven and ngayon ay isasalang na natin siya. Wow. Yeah, well, guess wow. So yeah guys, isasalang lang natin siya into 170 degrees Celsius for 45 days. For 45 days. Pagtapos ng 45 days, manok na yan. 45 days daw. Chaling. 20 minutes. 20 minutes. As I was saying, no, kanina, meron din tayong ilalagay na cream cheese frosting on top para mas masarap yung kakalabasan ng ating carrot cake, no? Kasi maganda pag may nag-blend ng frosting na ganyan, no? Pero kung ikaw ay nagda-diet, pwede mo naman siyang tanggalin. Pwede naman mga sugar-free. Pero for this recipe, no, gagamit tayo ng cream cheese, gagamitin tayo ng butter, and ng konting powdered sugar. So, ayan na, nandito na siya, naka-ready na siya. Yeah. Tapos i-mix na lang natin sa ating mixer. Yan pala yan. Pasok mo kaya kamay. Nilalagyan natin siya ng water. Hoy, wag. Para naman na diet, nalagyan natin ng creatine. Sa una, medyo babagal lang muna yung ikot niya kasi baka sumabog yung powder sugar. Kapag medyo na-mix na siya ng konti, pwede na natin siyang... Ay, galing ah. May nang nakakalaman. Bilis, bilis. Sinibilisan mo. Doon mo makukuha yung texture niya na pang icing. Kasi nagdadagdag siya ng konting. Dadagdag siya ng hangin doon sa... Hangin at tubig. Uy! Uy, bakit? Kaya lang natin siya na mag-mix ng maayos, no? Yung walang buo-buong cream cheese, walang buong powdered sugar, and walang buong butter. Ako kasi pag ganito, pag gumagawa ko ng frosting, hindi ko talaga siya inoorasan. Kumbaga, tansya-tansya lang sa akin. Texture. Oh, yung texture lang talaga. Doon ako gumagawa. Magaling kayo, ma'am. Hindi naman. Parang yun yung sinasabi nyo na tansya-tansya na lang. Hindi. Ah, sinasabi nyo, ma'am, na kami, ano. Kanya-kanyang ano naman yan, diskarte. Pero hindi ko kasi siya... Sabihin nyo, ma'am, sinasabi nyo, wala kaming diskarte yan. Hindi naman. May diskarte naman din kayo. Kanya-kanyang way, ayan. Sabihin, ma'am, kayo lang yun lang sa tamang daan. Hindi. Ngayon, guys, okay na itong ating carrot soup. Ito guys, sinet ko lang siya. Bunga, bunga. Sinet ko lang siya ng 20 minutes. So mag... Why not we add peanut butter? Pwede din, mamaya pagtapo. Sa icing. Pwede din. Ay, dito sa icing. Oh, masisira yung lasa. Dahil walang magkakamera sa akin this time, so papakita ko lang sa inyo yung mag-change ko ng position ng ating cake. Kasi yung nasa ibabaw, lalagay ko sa ilalim. Then yung nasa ilalim, lalagay ko sa ibabaw. So para pantay yung kanyang dito. Hello. So ayan
guys, luto na nga ang ating carrot cake. So, ayan, kung makikita nyo, parang brownies yung itsura niya. Kasi ang balak natin dyan is ikakat natin siya. Tapos ipapatigim natin sa mga, alam mo na, mga nagjejeta dito sa bahay. Tinanggal na natin siya dun sa kanyang baking paper. Yun talaga yung pinaka-use nun para hindi siya didikit dun sa mismong cake natin. So, gumawa tayo ng ating cream cheese frosting na ating minix kanina. So, ayan. So, yun ang ating gagawin ngayon. Lalagay lang natin siya sa ibabaw ng ating cake. Pero guys, ha, itong mga to, pwede nyo siyang gawing cupcake. So, depende yan sa kung saan nyo siya gustong ilagay. Pwede siyang muffins lang, pwedeng cupcake, pwedeng cake talaga, round cake. Pero kasi dito siya nilagay. Yan. So, para siyang brownies yung itsura. Intentional yan dahil gusto ko nga i-cut siya ng even mamaya para makakatikim lahat. So, yan na. Wala nang patumpik-tumpik pa. Maglagay na tayo ng ating frosting niya. Tumpik siya sa ibabaw. So, ganyan lang yan. Maglalagay ka lang sa ibabaw ng frosting. Lagyan mo lang siya ng ganyan. Yan yun. So, kapag cupcake ang gagawin nyo, guys, pwede kayong gumamit ng piping bag. Pwede kayong mag-design dun sa ibabaw ng inyong carrot cake. Ibabaw. Ibabaw. Ano kaya kung yung isa walang icing? Tapos yung isa meron. Ay? Dapat may. Hindi kasi yung iba, ano, di ba? Parang... Ay? Yung iba kasi yung iba kasi diet. Ayoko makasira sa kanilang ano, magbabawas ng timbang. Kasi ito, high fat content kasi itong cream cheese and may butter pa to, tapos may sugar. Pero pwede naman silang tumikim din. Siyempre, lalagyan natin siya ng design. Nag-prepare lang ako ng konti, no? Para magmukha siyang carrot cake. Kasi baka mamaya isipin nila brownies pala to, di ba? So, malinis yung kamay ko, guys. Disclaimer lang, nagugas na ako ng kamay. So, lalagyan lang natin siya ng design-design na ganyan. O, di ba? Para legit na legit. Depende sa inyo kung gaano karami yung gusto nyong ilagay. Since nilagyan ko siya ng walnuts and ng almond, so maglalagay din tayo sa ibabaw niya. Bing, bing, bing. O, tapos, lagyan natin ng almonds naman. Yan. O, yung ganda. Yes. Oh, wow, parang bata naman. Ay, kawawa man, si Mabi. Oh, si Mabi namin. Magkawa naman ang carrot cake, si Mabi. Bukat ang mga carrot cake. Kala mo, confetti eh. So, yun na, guys. Tikman na natin yung ating carrot cake. Ayaw. Oy, ano, masarap. Ano? Ano? Ay, sarap na ako. Sarap. Tignakin mo na lang ako. Sige, tignan ko ah. So? Uy, nalagyan. Ay, magiging sarap ko na. Sarap? Guys, may mga bisita pala tayo. So, sila yung ano, kabanda pala niyo. So, yung bandang Ino. Tulad ng ha. Ay, grabe, bakit sa talikod? Kuya, pakita naman kayo sa camera, kuya. Kamusta, kuya? Trap. Pag wala camera. Pag wala, masarap pa rin. Masarap pa rin. Kanina pa daw niya gusto ko. Ano cake ba to? Carrot cake. Sarap? Lahat na lang kayo dito. Oh! Yeah! Maka. Sige. Sarap? Wow! Sarap? Sino na yung carrot cake o ako? Naraya ha? Ay, naku, gusto ko pang isa pa. Tama na, Vin. Tama na. Laman na. Sorry guys, I already hit my calories for the day but sobrang sarap ate Abby kaya I really love when you are baking but I cannot. Why are you doing this in the middle of the challenge? Why? It's healthy naman na. Yeah, it's healthy but I hit my calories already. It's okay. It's okay? Yeah. Okay, one more. Okay, that's it. Okay, that's enough. So guys, mukhang nagustuhan naman ng mga tao dito sa bahay. Ayan, sabi nga nung isa parang gusto niya magkape, no? Subukan natin na ipatikim to sa mga tao sa ano, sa labas. Mga tao sa labas. Sa mga kapitbahay natin. Hi guys! Hello! Habang nag-aantay tayo, may binigay wow! Okay. Ang limit ko sa desserts, dalawa lang. Oh. After, wala na akong limit. Sa TP Fair meron to. Guys, abangan nyo to sa TP Fair kasi maglalabas ako ng carrot. Yeah. I'm sorry, I'm allergic to cake. Wow! Ay, kalo ko allergic ka. Miss Chloe, pang ilan mo na yan? Oh, wow. Oh, sorry, I'm judging you. Never again. Angelica. Wait, kuha kayo ng jelly.
Angelica ba? Marami. Fatima. Ah, Fatima. Ang layo ng Asa. So yummy! Oh, yummy. Grabe na pa English. Hindi mo ma-feel yung carrots. Parang hindi carrots yung yung kinakain mo. So feeling ko perfect siya sa kahit sa baguette. Feeling ko maganda siya pag maglalakad ka sa TV Fair. Ay! Oh. Three days. Ah, three days? Fuck you ka! Rate mo. 1 to 10. 10. Even college. Thank you. Ang waiter dito ah. Uy! Landi talaga niya. O si Bods daw. Ano yung rate mo? 11. 11? Baba. Kasi masobra ka na. Wala. Sama ko sa hindi. Sarap. Sarap pa. Masarap. Hindi na siya nag-set, no? Harap, no? Disclaimer lang, guys, ha? Kaya ganyan ka, naglalaglagan yung ating cake. Kasi supposed to be, dapat may rest yan overnight sa fridge. Uy! Tapos na yung calorie intake mo! Ba't ko pa kumakain? Napagod ako mag-camera. Cake. I think that's it for today's video. Maraming salamat sa inyo panonood. Sana huwag kayong magsawa na supportahan ko and syempre yung mga channels namin. And kung gusto nyong kayahin itong recipe na to, lalagay ko yan sa ating description box again. Pwede kayong mag-comment kung ano man yung gusto nyong ipabake pa sa akin or ipaluto sa akin. Maraming salamat, guys, and see you on our next vlog. Bye!